It is finished. Tapos na. Pwede pa kita mamuli ha? O may ikapito ko ka? Well, no? It is finished. Tapos na. Tapos na ako pag-atapos kayo na ulan. Tapos na ang tagilingin. So, wala sa iba na malipay na ulit ang mga mamuli. Ang pulong sa Ginoo ay taalong mapulong sa Ginoo sa krus ng pahayag sa dako ng kahulugan kagkabako. Ini ng mga pulong na pahayag sa katumanan sa iyang misyon sa kalibutan. Ang pagluwas sa mga tao sa sala paagi sa iyang kamatayon sa krus. Mayong hapon sa akong tanan. Ang ako ni Pahamig, may kaantanan sa akong obra bilang isa kamanunulo. Alin pa sa 1985. Sa pagpadayon mo sa akong matinag-anong ng pagpanirbisyo, sa sulod sa 28 tuig, natagaan ako sa oportunidad nga mapuno bilang isang student. Pero ang promosyon kali na ginatag sa akon may katakban, may kapit, na pinakadakong sa life that almost ruined my life and my career. Nagka-problema ang akong eskwelahan sa financial aspect. Alam sa tingin, nahibo ng kargo bilang isa ka schoolhead ang mga nataho. Sa akong tanan, ang nakaatak ang problema ay doon na ako ang instructional manager sa eskwelahan. Pero ang realization ko sa natabo na ang paghatag ng isang full trust and confidence, isa ito ka, isa ka disciplinary sa ako, nung ang paghatag ng isang full trust and confidence, hindi gali pwede hindi maging hindi gali quality na attitude sa isang kasulit kung ang paghatag sa full trust and confidence sa tao. Ang natabo ng problema nagresulta sa suspension sa akin. Nagresulta yung isang suspension sa akong spelo natin sa itong October of 2017. That was 6 years ago. In-cut off ang akong spelo ng iba't pang mga beneficyo. Kung sa tinagalong pa, nipisong tuloy. Wala na rin ako sa tatawa. Pamadyak ko daw, tinagtubahan ko sa langit sa itong panahon na wala na ako sa direksyon. Hindi na magbalok ng Panginoon ko. Dito, nag-umpisa ang aking depresyon. Dito, na wala ang ako na matawag na wala ang ako na self-confidence. Ang ako na self-esteem. Tama-tama na wala. The worst scenario is na pinakadakong magsari sa ako sa tulong panahon. Na wala na ako nagagawa sa ako sa ito. Ang ako
ito ba ang pala ang nag-replay sa ilang isa natin, sir? Siya pala ang nag-replay? Pero wala pa siya nakikita sa trabaho. Wala pa siya nakikita sa obra. Ang nalawa, graduating sa college, taking up Bachelor of Science in Pharmacy sa University of Immaculate Conception sa Davao City. Ang akong tamo, graduating naman sa Senior High School, kasi sa Antipas Senior High School. Sa tuwa pa na akong dalawahan, naging kami isang pag-aasa kung paano suportahan ang pakilahanan ng pinansyal nila sa pag-eskwela at paligamot ng takot nila ang kilahan ko. Pag-istoryahan kami ni Mrs. Bukaisa. Paano natin masolusyonan ang ating mga pinansyal na problema? Ang sapat niya sa ito, sige lang, God will provide. Kung di man may nag-aabot ng mga unexpected financial assistance para sa ila, vision, at ibang panilalang mga panginahan sa eskulahan. Salamat sa Diyos dahil may mga tao na nagbulig sa amon at nabilagay na naman mga kumutuan, buksay, na nag-extend ng ilang financial at moral support sa panahon sa amon panginahan. Isang mamang sa suspension sa akulang source of income. Nagpatayo ako sa pagsendisyo painfully but religiously. Wala ako ng pabayaan sa akong responsibilidad bilang principal sa isang eskwelahan kung diin ako entrusted. I saw to it that my personal schedules as a school head were properly managed. Ebidensya ang mga progreso naging implementado sa eskwelahan. Nagpadayon ako sa pagservisyo, spend my money, my family's money, pang gasolina, paadto pabalik sa eskwelahan, at iba pang mga may kaantanan sa ating trabaho bilang school head na kinahanglan ko ang titilan. Bisan pa man sa sini ng mga trials, wala din ko nagpawala sa akong paglaon. Na malampasan ko ang mga pagsulay na ginhatag sa akong. Nagpadayo ko sa pag-perform sa akong obligasyon with high hopes. Through the guidance of our Almighty Father, na malampasan ko ini ng trials kaya ako nagapati sa isang guiding principle. Na tanan ng problema ay solusyon. Samtang pinag-perform ko ang akong mandate bilang instructional leader, wala ko nagpuntat pangita sa pamahagi kung paano mahatagan sa solusyon ng problema na na-encounter ko while serving the department. Nagpadala ako sa mga series of letters addressed to the concerned commission asking for the advices coupled with fervent hopes and prayers masolusyonan ang ating problema. And finally, thanks God for answering our prayers. All our efforts paid off. After almost 6 years of prolonged agony, positive responses sa mga concerned commissions na nakahatag via sa akong na makaretire sa servisyo after almost 39 years of dedicated services sa DepEd. Current year 2023 was a fruitful and memorable year para sa aking pamilya. Madamo kong blessing ang among nadawat. Una, nag-graduate ang among subang sa iya master degree course in English sa Manila Pinapawan College tong May
2023. Ikaduha, nag-graduate ang among nagot sa iyang kurso ng Bachelor of Science in Medical Technology sa ahuman ng bulan, May 2023 sa University of Immaculate Conception, Davao City. Nakaluyan po dayon na nakapasan siya sa licensure examination for medical technologies conducted last August 2023. A month after, nakapasan siya sa interview bilang virtual assistant sa Kinetic Medical Group, a US-based company. Ikatatlo, ang retirement sa ni Mrs. Josephine Tirio, Master Teacher 1 sa ating Pastational High School, nga nag-take effect sa itong June 17, 2023. So, nalipay din kami kay nakaretire siya, ha? Halos ang kanyang retirement, ibayad pa sa ako ng mga kautangan ng mga problema. So, pasalamat din kami kay na nakauna siya sa anong, nakauna siya ng retire, na nasulpan na ang mga problema sa mga bayanan, sa mga kundiin ng mga private institution and other obligations. Ika-apat, ang approval sa mga retirement, effective date, September 22, 2023. Which also paved the way mag-claim po ang Akon Government Service Insurance System benefits at other benefits. Ikalima, ang Akon ikaduwa ng bata na nag-aubras sa TGP Pharmacies sa Davao City, bilang pharmacies, nag-resign, nag-nangita sa iba na obra na medyo taas-taas sa sweldo. Nag-apply siya sa ginagrahan sa niya ngayon bilang virtual assistant sa ako gihapon na kumpanya. Nag-umpisa siya sa bangko niya ng umura last December 26, 2023. At with that, we are bringing back the honor and glory sa tanan ng blessing na ginhatag sa ako sa ating mga kamakababaw. Ang realization ko sa trials, naginhatag sa ako at sa akong pamilya na wala galing sa imposible. Kung ang pagsali ka sa ginawagin na magpabilin sa akong pagkakasyon. Gusto ko ipabatiin ang kanta nagpahinom sa ako na ang umpas ang ginawagin ara na ang ipin malintin kung kita nagpapatisin. Kung kita hubot na nagpapatisin. Times in love and your dreams just fall apart. So feel that you can go on. Be strong, hold on, for my love will move on through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn the bus for you, and you're so happy. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on.
It is finished. Tapos na. Ang mensahe, sige na last word, nagkapalit po na may kabagot kita sa panatubang, sa mga kabudlayan, that may paglang sa bago na kabuhi. Ang katapusan, hindi ang katapusan sa tanan, kundi ang umpisa sa bago na paglaong kagalagan. Mayroon ako liwas na kabuhi.